by God with so much power and greatness. Amen? The problem is, hindi natin nailalabas itong potential na ito. Hindi natin nagagamit itong power na ito. Bakit? Dahil tayo mismo, nililimitahan natin yung sabihin natin. Sa paniniwala ganito, balik lang naman yung simbahan namin. Tayo madali tayo mga pastor, sabi-sabi tayo, sakto. That is the word from the enemy. That's not even true. There's no small or small, maliit na sa bandi po, totoo yun. Every church is like an atomic bomb. Amen? Every church is infused by God. Hindi po kailangan superpower yung pastor or superpower yung gamit mo para maging malaking simbahan ka. Kaibigan, face the challenge. Face the challenge. We live rooted and founded in the Word of God. We have the answer to the problems of all the world plaguing mankind. Kung natin sabihin, hindi ako magaling magpayo, hindi po totoo yun. Sabi ng Panginoon, huwag matakot, I will put words in your mouth. Amen? Amen. Hindi po, wala po ko alam sa matakot, huwag kang magalala, the Lord will put words in your mouth. Wala akong experience of the authority o sa ganito, sa ganyan-ganyan. Wala akong ganyan. Huwag kang magalala, the Lord will put words in your mouth. Amen? Di ba? Misa, takot tayo mo marang sa mga taong magtatang pinag-aralan. Hindi po totoo yun. Dati lang hindi pakiramdam ko. The first time po ako kinayayang mag-preach sa Supreme Court Christian Fellowship, naminig po ito ito. Kasi puro mga justices yun ang sa harapan ko. At dati na ako na ganyan sabi. Okay, okay. Ha? Sabi ko hindi. Sabi ng Panginoong Jesus, all power is given unto me. Sinubukan ko, pinatayo ko lahat. Tayo po tayo lahat. Ba't ko yung mga justices? Ah, kaya ko ito. Huwag ko na ayaw. Huwag na natin ito. Anyway. Hallelujah. Ba't ko yung goodness ng God eh? We must accept the challenge of evangelizing our own community. Our own community. Let us evangelize our own community. What else? Three questions to answer po. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Unang tanong. Three questions to answer. Was that based on the failure of well-planned and well-financed effort evangelize the community? Ba't di natin evangelist community natin? May failure po ba tayo sa pagpaglano? Hindi po, gagaling natin pagplano sa evangelism. Kulang ba tayo sa pera? Hindi rin po totoo yan. Kasi nandiyan naman yung resources eh. Ano po problema? Second na tanong. Sorry po, hindi mabasa. Was it because there was so much opposition or animosity to the church that no one would visit? Ito po ba ay dahilan dahil sa napakaraming kumukontra sa atin? O ang simbahan natin ay parang nakaiba sa kanila, hindi tayo pakikinig nila. Kasi nila nila, kaya ayaw natin mag-evangelize eh. Daming oposisyon, daming nakaikot sa atin, hindi tayo makipag-evangelize. Ito totoo yun. Pangatlo, was it because the people so hated God? Dahil sa sobrang paggalit ng mga tao sa Diyos, ay ayaw na natin mag-evangelize? Dili po, ano pong answer natin? Answer, it is mostly because the church simply did not put forth the Spirit of God for the effort needed. Wala po tayo ng effort. How consistent in our evangelism? How consistent are we in our evangelism? Ang dami po natin methods ng evangelism. Kung sino po matuto ng methods ng evangelism, nandiyan po si Pastor Arduyan. Imbitahin niyo po siya para magturo siya ng evangelism. Ay, dadalhin po ninyo yung mga young people na bulan po ako dyan, alas 8, alas 30 ng gabi. Nagpapahatid sa akin yung grupo niya sa Quirino. At yung sabi, natin po ako sa Quirino, kasama niya mga young people. Sabi ko ba, may evangelism kami ito. Sabi ko saan? Pinutulo mo kayo, di ba? Mag-evangelize kayo. Sabi ko sa kita, ate, Quirino, kumpal na mga mo. Sabi ko, taxi na Manila. Di ba? E pag-ibigay niyo si Pastor Art, kaya kayo niyo na wala kami sa kaya. Okay. We must accept of developing leaders. Making a difference, evangelism, developing our leaders. Kamusta po leaders natin? Prepared po ba ang leaders natin? Ready po ba ang mga leaders natin? Sabi po, church leaders must develop future leaders. Life po lang principles. One-on-one discipleship. Maganda po yung G12. Maganda po yan. It's a big crowd. It's a small group. Maganda po yan. Pero alam po yun po yung life to life. Yung life on life leadership. Di po ba?
Alam niyo, diyan magaling si Brother Eddie Villanueva. Kaya ang daming pag-refresh, alam mo si Brother Eddie. Hanggang ngayon po, dala-dala nila, kapatid po ninyo si Kuya Vincent Abbey. Mag-preach para si Brother Eddie. Di po ba? Kaya, makikita din, sabi ko, ano, life on life. You keep something of your life. Develop leaders. Church leaders must develop future leaders. Yung ating 2G, ating 2G, second generation, are we developing our second generation into the leadership? Kung may takot tayo, baka mas magaling pa sila. You know what? Pag kumaling sila sa'yo, ibig sabihin nun, magaling kang teacher. Amen? Diba? Do not be afraid na mas kumaling sa'yo yung mga tinuturuan mo. Do not be afraid na mas kumanda ang simbahan nila, mas sumusa yun na yung gusto. Amen? You know what? Ibig sabihin nun, magaling kang teacher. Huwag kang matakot. Right? Pangalawa, it is the responsibility of followers to become trained. It is the responsibility of the followers to become trained. Sabi ko po rito, the best leaders have had good followers. The best leaders have had good followers. Good followers, ha? Di ba sa followers? Best leaders, good leaders, have best good followers. Kasi pwede magiging leader ka, pero yung follower mo, palpak, po kaya pasawan. Hello, amen? Di ba? Ahalaga po yan, that's why sa military, during my training po, hindi pwede ayaw mo sa military, sunod ka muna bago ka magtanong. At kung maaari, huwag ka na magtanong. Dahil pa nagtanong ka, magagawa ko sa'yo. Remember, my 6-month training sa Fort Bonifacio, nabigyan ako ng isang ganyang kalaking bulak pa sabi sa akin ng aking drill sergeant. Sa Pedro, you go to the CR, you click the CR, through this cover. Sabi ko, sir, matutunan ko yan. Ah, sabi niya, marunong ka pa sa akin. Push up, 100. Sir, I can do it, sir. Okay, gawin mo. Ang hirap ko. Si Arina Gata, obedience first. Obey first before you. At the end, you will not complain. Why? Because you learned something. At the end, you will not complain. Also, good leaders first learn how to be good followers. Amen? Good leaders first learn how to be good followers. Mahalaga po yun. This is one thing that I appreciate from many bishops that mentors me, many pastors that I'm able to go with. Ang dami ko po natutunan sa kanila. One bishop, nagsok kong magiging pangalan ay si Bishop Cesar Punsalan ng Southern Baptist. Grabe! One time, sabi ko sa akin, Pastor Larry, hindi ka tayo sa ano, punta ka sa office ko, huwag mo ito, gano'n. Ako tayo gano'n. Sabi ko, sa office ni Bishop, inuwi sa akin yung office ni Bishop. And then, kinuha ko yung pinapakuha niyong something pagbalik sa office namin sa Ankel Building during 2005 ito sa Francis Graham Festival. Nagulat ako pagdating ko eh. Ang ginagawa ni Bishop Cesar Consala, nag-uugat ng tiyak doon sa aming office. Sabi ko, Bishop, ano na ba ako? Sabi ko, basok ko siya. Ano ba kasi po ginagawa yung Bishop po kayo? Bakit? Bawal ba? Ito, wala eh. Sabi ko sorry sa kanya, hindi siya makatapos yung ugasan ko siya, kasama niya na yung lababo, marami ko. Sabi niya ako siya ugasan ko yan. And you know what? Why? Yeah, thank you. Huwag ko lalik ko si Pastor Ali. Tulis po tayo. Ultimately? Ultimately. Moving the church forward into the future involves every member. Tama yung sabi ko na Tony kanina. Dapat alam ng member mo kung ano yung situation mo. Huwag mo kinukwenta kung saan yung kaya bigay ng members mo. Ang kwenta mo yung katapatan mo sa Panginoon. And ultimately, the growth of the church is the responsibility of every member. So, all these challenges are personal challenges to each of us. Right? So, yung punang kopya nito? Itong PowerPoint? Yan, isa po ninyo. Wala pong bayad, may donation lang po yan. Okay. Dati ba ito, that's namin mo, Power Church in Quezon City. Yan po ang pangalan ng church namin sa Quezon City. Agape Bible Community Fellowship. Ang pangalan po ng church ko rito sa Moriones, River of God,
Manila na kasi mayroong pangalawang tondo sa Smoky Mountain, so River of God, Manila. And then our church in Caloocan is Lord God Almighty Christian Church. I'm pastoring also that church with Pastor Yen. Okay, it is composed of people just like me. It will be... Sabi ko, this is the Lord's Church. Agape Bible Training Fellowship. Maybe the name of our church is Love of Jesus. Maybe the Trumpet of God. Maybe the Judgment of the Lord coming soon. O kaya, yung pangalan ng simbahan. Ay, dari ko ang Diyos, ewan ko sa iba. Yes, yes. Fellowship. So, sa kanyang pangalan ng simbahan. Alright, ito lang yung sasabihin natin. It is composed of people just like me. It will be friendly if I am friendly. Ay, sunod. Sorry, hindi nyo nababasa. Ano nyo nababasa? Hindi nyo lang pumabasa. Hindi po, bibigyan ko na lang ngayon ng open ito para magamit niyo. It seems will be filled if I will fill them. Sabi ko dito, it will be a church of loyalty, a love of faith and service. Therefore, with God's help, I dedicate myself to the task of being all these things that the church should be. Kung sinyo po ng kopya, bibigyan ko po kayo na kopya. Pero pakiusap lang po, pag pinulis po ninyo, huwag niyo pong sasabihin, ginawa niyo itong outline na ito. Okay? Give the credit whom credit is you. Kasi po one time, I was invited by Pastor Ed. Anniversary nila. At ang topic nila ay faithfulness. So I prepared a very wonderful outline. At ang topic na outline ko is the faithfulness of Caleb. Mighty men of Achilles. Bilingin ko kay Pastor Ed, sabi ko sa akin, ito ba ako mo? Pastor, kung ba siya nagawin ko Ah, ano yun yun? Tapos sabi ko sa akin, talaga kami kung gumawa. Sabi ko, friend, itong mukhang ito. Ito naman, ito ba yung mga yan? Hallelujah! 899, best friend for our church. Hallelujah. Find another pastor, huwag po yung kasama mo sa church, a pastor ng different church. Pray for that pastor, pray for one another. Hindi po, 3 minutes. Let's pray for one another. Let's pray for other pastors. Find another pastor. Pastor, let's speak in. Pastor, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bless, Lord. Bless our churches, Lord. Bless our pastors, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you, God, for our churches. We thank you, Lord God, for the mandate that you have given us. Gitlahan, salamat, Panginoon. Dahil kami po ay dinisan mo to grow, to be successful, and to champion the ministry that you have given us. Lord, maraming po salamat. Magpalaan niyo po ang mga kapag-pastor nito, ang mga manggagawa, magpalaan niyo po silang lahat, Panginoon. Maraming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's start this account. This account, let's go to the second. May nga challenges kanina ngayon naman po ay enemies to defeat. Mga enemies na dapat natin labanan sa ating ministry. Romans chapter 12, verses 4 to 5. Sabi po ng verse, wow, ang dalawang letters nila. Eh, basta letters ng PowerPoint ng God's Church. That each of us has one body with many members. And these members do not all have the same function. Verse 5. So in Christ, we who are many form one body. And each member belongs to all the others. Kasi mga kapatid, ano po parang ganito? Kapag ang isang kapatiran natin, lalo na kung kapwa pastor natin, ay nagkasama. Kasi siyang po ba kami? Oh. Remember ko po, 3 months ago, or at least 4 months ago po dati. One pastor, ano po ninyo kung meron pastor na may sakit? Si Pastor Arpal Pura Daniel. Si Pastor Arpal Pura Daniel. Parang ka dahil, yun, 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 no? Ganyan, sinabi niya sa amin ni Pastor Ed, sabi niya kasi, tsaka kay Pastor Arpal, sabi niya, Pastor, let's pray for Pastor Steve. Kasi nagkasakit daw. Nagkasakit. Kaya ano?
And sometimes I understand. Okay, when we were so sad, and we prayed and we prayed and we prayed, and then we trust God na makikita natin. That's why masaya ang aking. So, ayun po ba yung... okay. So, I'm so blessed na ganun po si Pastor Art. Pagka meron may kailangan na Pastor, meron may sakit. Kita-kita mo sa kanya yung tarandaman. Kita-kita mo sa kanya yung kabilang na. Kasi we are one happy. Pag meron si Maana na sisira, pag nawawasa, natutuwa ba tayo? Ipo, pag meron tayong pastor na kanyang pamilya ay nasaktan, masasaktan po tayo kasi kapwa natin pastor eh. Amen? Di po ba, believe me, kapag ang kasan pastor pagka po nahirapan, believe me, I tell you, believe the faith man, whoever that can the pastor, whoever is that pastor. I traveled to different places of our country, so regaling lang po namin ng video. Alam po yung mga natuwa, gumagasot po kami ng sarili namin pera from our own pocket. We buy it for the pastor, we bless them. Alam niyo sasabi ng mga pastors, Pastor, salamat, lamang-lamang ako. Alam po ninyo, mapahalat namin mga pastor dito sa Manila. Kasi we are very, we have all the access sa lahat alas ng resources. Amen? Yung pastor po, nakagay ka ng PowerPoint, lalo na itong remote po, sabi nila, magic! Ang hirap ni Magic yan. Diba? Pananampalataya lang. So, hindi yun. Diba? If the church is going to move forward, we must realize that there are challenges to action. Amen? Challenge to evangelize, challenge to be making a difference in the world. Yun yung una natin challenge. Evangelizing our communities, ibibilang natin yung topic natin kanila. Developing leaders, abiding in the word of God, four enemies to defeat. Apat po ang enemy natin as pastors. At hindi po sila mga pastor. Amen? At tayo po, may nag-text rin sa ako. Salamat, Miss Grace, po din po, kung kailan mo ng diablo. Sabi ko, Jesus, Lord. Mga kapatid, ang mahal. Number one, for enemies to defeat, tignan natin ang last enemy natin ito. Number one, the enemy of ignorance. Enemy of ignorance. So worship. Hindi po natin nakikita sa mga bagay nito. Paano po ba yung tunay na pagsamba? Naku po ba yan sa pag-iyak-iyak? Naku po ba yung ganda ng boses? Naku po ba yung talon-talon? The worship that God desires is the worship in spirit and in truth. Amen. Amen? Amen. Are we truthful before God? In our life? In our mind? In our spirit. Amen? So yung pag-worship, yung hindi nagawa natin, external na rin. Madaling pagkailin niya rin. Yung iba ka, paano worship? Ano bang tingin na puto ka eh? Ayun, napagkatapos ng dami. Life eh, lala. Kata-kata rin may isa, no? Eh, hindi nyo. Style, ha? So yun, the Lord took in our heart. May nag-worship natin, pero maraming simbahin ng Tani Paso Art sa Rundon. Patuktok ng bundok, yung simbahan po nila nakakatuway. Yung gitara nila, sa mahapang kawayan, na may mga butas, tapos sa dulo, mayroong lata ng malaking pineapple juice, tapos mayroong dalawang nylon, ang tanong ganda eh, ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Kaya, sabi ko na, mag-worship, pero huwag po, pastor. Di ba? Yung drum set po nila, yung mga lalagyan ng mga tubig, containers, mag-classy talaga. Yeah. Ignorance of worship. Ano po? Ignorance in hearing God. Kapag sa atin naririnig ang Diyos, kasi meron tayong gustong pangdik na gusto lang natin. Amen. Amen? Amen. At pag meron tayo sa atin sa atin, ito may nakasabi ng Diyos sa'yo, nagagalit ka? Hindi yan, hindi na sinasabi ng Lord. Dahil bakit po? At the back of your mind, ang tawag dyan, consciousness. Your consciousness is telling you something na madalasan. Baligtas sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Diba? Sila po natin, ignorance in hearing God
Sometimes we don't know the voice of God. Do you know the voice of God? Ano ba kailangan ng boses ng Diyos? Simple lang. Being still before God. See, the reason why hindi natin narinig ang Diyos, kasi akala natin pag-prayer, pero walang sigaw sa Lord, God, 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 God! Hirap na hirap na tayo, Lord, 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 ayaw mo huminto, sabi ng Lord, quiet! Be still and no, know. That's the time, God. You can do it. You can do it. Amen? Sabi ko lang magagaling na teacher, kung gusto mong pakinggan ka ng estudyante mo, don't shout. Diba? Yung Pastor Aguilla ko ay napakahusay na teacher niya. Nagtitrain po yan ng mga teachers sa ibang parte ng Pilipinas. Pati po sa isla ng mga Sirena yata, nakarating niya. Gusto niyo po siya imbitahin sa church niyo? Kung meron pa yung learning center, gusto niyo itrain yung mga teachers niyo? Si Pastor Aguilla po, pwede natin anyayahan. Pastors to pastors connected. Diba? Pwede niyo po siya anyayahan para magturo sa inyo. Wala pong bayad, may donation na 3,000 per hora. Ano? Tama ba ako? Kami diya. Wala kulo po? Kapalini mo nga. Pwede nga. Ignorance of God's word. Ito malaking problema natin mga pastor. Nakakatawa po that the Lord is providing us and leading us a lot of signs and wonders of His second coming. Amen. But you know what? Signs and wonders should not supersede the words of God. Amen. 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 Diba? Dreams. Yung mga panaginip. Yung mga pakiramdam. Yung mga kutob. Maganda yan. But should not supersede the words of God. Amen? Amen. Diba? Di ko po mo sinabi ng isang mausay na propeta sa ganitong lugar, sa ganitong ganyan. Sa ito, mangyayari sa Pilipinas. Oo, oh, alam nyo. Patay kang bata ka, langlas ka dyan. Ano? Eh? Ano, kapatid? The word of God is our big newspaper. Be like the Bereans. Because the Bereans, even the words of Paul, they scrutinize. Amen. Hindi po tayo sinasabi namin dito, lalo na ako, patanggapin ninyo. Kasabi mo po din yung salita ng Diyos, pag wala po doon, tsaka nyo sabihin kulto ako. Amen. Hello, amen? Amen. Ignorance of the word of God makes our church defeated. Bakit maraming po Kristiyanong talunan? Kulang po sa kalahin ng salita ng Diyos. Bakit maraming mga pastor ang laging bumabaksa, nangihina, at madaling gabing pinag-aaway, kulang sa salita ng Diyos. Nagpapasa naman eh, hindi yung magbabasa, study. Hindi yung nasa study, precept upon precept. Learn the meaning of the Bible, learn the words of the Holy Spirit. Hindi niya eh, alam niyo, dalawang klase po, tatlong klase interpretation ng salita ng Diyos. Exegesis, exegesis, at saka, ano? Eisegesis. Ang eisegesis po is you're putting words into the Word of God. Ang eisegesis po is pagpapaliwanag na malayo sa salita ng Diyos. Ano po tama? Exegesis. What is exegesis? Para kayong magdagata. Para makuha mo yung pinakamasarap na gata, pikain mo yung inyo. Amen? Di ba? At pag napikain mo yung inyo, ano makukuha mo? Tatang gata. Di ba? At yun yung laman ng Diyos. Yung salita ng Diyos. Hindi po yung lang sinabi sa akin, dumating sa akin, tinanggap natin, oo oh, nga, ganito ang propeta ito, ganito sa planetang Mars. Ano na? Hindi ka ba pwede ito sa akin ng Diyos? Be careful. Hindi po natin. Ito lang is a big problem. It causes us to follow the wrong path. Ignorance is a real problem. Ano po yung gusto sabihin? Causes us not to do right. Causes God's wrath to come upon us, causes us to be lost, and causes us to keep ourselves not God. Aba po ba? Ignorance of the word of God. Pag ignorance po tayo sa lahat na tatlong bagay na ito, ignorance of worship. Why do we worship? Because God is holy. Why do we pray? Because God is almighty God. Why do we study the word of God? Because it is the source and the only source of our salvation and Christian growth. What problem? But the problem is, we're not to be able to do. That causes us not to do right.
It causes us, God's wrath to come to us. Magtataka pa tayo, Panginoon, bakit nangyari sa pagkita ko to? Baka may kulang. Baka may pinagagawa ang Diyos. Baka may sinasabi ang Diyos. Amen? At ang aking ako mag-iisa, makarinig sa ako, pastor na, kasi sa pastor na ito, babaksak din yan. Oh, God. Amen? God, our enemy is ignorance. Second enemy, the enemy of unbelief. What does it mean? Unbelief can keep the church from moving forward. I mean unbelief. Awal ang dipapeka. Kulang o hindi nananampalataya sa Diyos. At minsan tinutulungan pa natin ang Lord, ang Linus para sa atin. Alin po yun? There will be no desire for obedience. Pag-alimutan. Hindi naman tayo ganda. Hindi naman gagawin yung simbahan ko. Hindi naman ako. Maliit nga ako. Sabi nga ako. Maliit ako. Ito na lang ako. Hindi po naman. Unbelief yun. Amen? Unbelief po naman. Kailangan nga po akong pastor eh. Kailangan ko lang ako na pastor Art. Saka lang pastor Ed. Saka lang pastor Ed. Ito pong mission natin sa Mindanao. Hindi ko pong pastor. Alam po niya po, 20 years ang convert ko sa simbahan ito. Nung siya po ay nagbalik sa Amerika, yung pumpito na yun, lahat ng church planting, at kayo po ay pastor lahat ng malalaking simbahan sa Mindanao, sa Surigao, sa Davao, sa Siargao. Grabe ko mga bata. Kaya itong buhay yun. Ayan. Eh kung naniwala siya, hindi ko na kaya, wala nang nangyayari dito. Hindi there will be no desire for obedience and they will see no need for obedience. Sabi nga po, little faith will bring your souls to heaven, but greater faith will bring heaven to your soul. You believe that? Amen? Greater faith will bring heaven to your soul. And I know that, I know that. Greater heaven will bring. The third enemy that we face, the enemy of apathy. What is the enemy of apathy? Apathy is being unconcerned. Ito po yung problema natin. So wala na tayong pakialam. Pero problema na Pilipino ngayon. Bakit pag-globalisa natin? Bakit pag sa pag-eleksyon sa pagboto natin, hindi tayo pumipili ng tama? Apathy. Wala tayong malasakit. Lack of concern. Lack of love. Lack of participation. Yung po yung apathy. Kabalitaran po yan ng simpati. Ang simpati, nakikiramay, nakikitulong, gumagabay, yung po yun. Okay? How does apathy destroy us? Paano tayo destroy ito? Causes us to be lukewarm about the